Puskesmas Adi Partini. Sa ngala ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aming sapagkat ang tema ng ating pagdiriwang Pilipinas
Pilipino, wikang mapagpalaya. Subalit ang tanong, tunay na ba tayong lumaya? Kasi parang tayo patuloy magkakatang ni kala na itinamo na natin ang ibinigay ng mga namuna sa atin, ng mga minuto, bayani, na kinikilala ng bayan, pinagraban at pinagtanggol sa mga dayuhan upang magkaroon tayo ng sariling kasalinan, pero tila waga sa puntong ito ng ating pag-iiran na nanatili tayong nakakulong. Nakakulong. Dahil kinukulong tayo ng kasinungalingan, kinukulong tayo ng kamalian, kinukulong tayo ng kawalan ng pagpapahalaga sa lipunan na ating ginagalawan. Nakakulong tayo. Pero mga kapatid, napakaganda ng ating ipagdibang ang buwan ng wika dahil dito magsisimula tayo lumaya. Bilang yung paglaya dun sa katipan o sa mahal natin na nangiiwan. Hindi lang yung magsasabi, ayoko na, masakit na, malaya ka na, malaya na tayo, hindi ganun. Pero tunay na paglaya sa hinaharap ng ating henerasyon, ang paglaya sa kasinungalingan, ang paglaya sa kamangmangan. Kaya mahalaga na meron tayong wikang ginagamit upang magsimula ang tunay na pagmamahalan, ang pagtanggap, ang pag-unawa, ang karunungan upang nang sa ganyan tunay tayong magkaroon ng kasahindan. Kaya mga kapatid, mga minamahal kong kapwa Pilipino, sa araw na ito, tinatawagan tayo upang tunay nating simulan ang pagbabago. Iwang sinanin ang pagsasabi ng hindi totoo. Iwanan natin ang kasundumalingan na pinapangalan ng mga walang botong mga tao. Kundi magbos, magsimula tayong lumaya at gamitin natin ang wika upang katotohanan ay maging pagpapala sa isang bansang tunay na malaya. Dahil kapag hindi natin
Diba?